Hoy mga pamangkin, nandito tayo sa lungsod ng Maynila, particularly sa Divisoria. Pero nagtataka kayo malamang dahil wala naman talagang kalye ng Divisoria o yung street ng Divisoria. Pero sa history na nakalat natin, kaya nagkaroon ng Divisoria noon, actually hanggang ngayon, dahil noong panahon ng mga Incheck at saka mga Pilipino, nagtatagpo sila dito sa gitna na to, sa center island na to. Dahil yung kabilang side, District 1 ng Tondo, tapos yung kabilang side, Divisoria Binondo, District 3. So, nakikita sila rito, dito nila ginagawa yung kalakal nila, yung industry nila, yung business nila, dito nila ginagawa, kaya tinawag dun na coin yung Divisoria. At meron tayong pupuntahan dahil meron tayong nasa liksik, natuklasan, nahanap, isang kainan na lutong Kapampangan. 30 years ng karinderya dito sa may Elcano Street, particular sa Claro Embrecto. Ano pa din naman yun eh, Divisoria pa rin naman yun. Sobrang lawak ng Divisoria dahil District 1, etong side na to. Tapos District 3 naman, etong side na to. So Binondo side naman to. Pero Divisoria pa rin ang tawag sa kanila. Kaya hanapin at tuklasin ang mga pampihirang pagkain dito sa Divisoria. Samahan nyo ang tito ng ina nyo. Let's go! Murang-mura. Pansit bihon. 10 piso lang. Kaya ang bilis maubos. Apo lang? Opo. May 5 piso pa. Kalahati. Sa iba, 25 na yun. Ay, alam ko ba naiiya ka? Dami po. 10 lang. 10. May 5 piso pa. Hindi, tumba ka agad dyan, mami. Opo, tumba ka agad to. Grabe, 10 piso lang. Pamire, presyong ano? Presyong palengke. Presyong masa. Presyong palengke, masarap, presyong pamasa. Masarap na, mura pa. Saan pa kayo? Rollibee lang. Karinderya ni Rollibee ng Elcano. Rollibee! Pagpasensya nyo na, medyo naiiya si nanay magsalita eh. Opo. Ay, tulot. Ilang kilo yan, nay? Bali, ilan ba to? 3 kilo yung kita kanton. Mo, salang ka ng salang, nay. Siyam na kilo. Ay, siyam na. Siyam? 1, 2, 3, 4, 5. 8 kilo na pansit. Isang oras, ubos na. Baka pinatapin. Ganun kadami. Opo. Pangmasa nga lang po, pangmasa. Po, hindi tipid. Nakikita ko yung mga ano, mga sahog, gulay, siyempre, hindi mawawala yan. Ang sahog na eh, 300 manok, squid ball, kikiam. Gulay? Gulay eh, 5 kilong repolyo. Wow. 4:30, ganun. Basta naglalaro sa ano. Saka alam na yung mga buyer namin na ganun ang bukas eh. Ganun, 4:30, ganun. Pero yung ulam, araw-araw, nag-iba? Iba-iba, oo. Baba, tulad ngayon, dinubuan. Bukas wala ito. Ganun. Papalitan siya ng minudo, or bicol, o kaya tokwad baboy, ganun. Ano yan, naka-schedule na? Hmm! Pagka-wedding. Hindi, pag naisipan ko lang. Ah, ganun. Oh, pagka, ano, basta kailangan pag-uulitin. Oo, oh, pala dito sa awa yung ano. Para may... Yung tinugol ay araw-araw na uubos. Para may choice yung mga kumakain, ganun. Matagal-talagal lutuin, so kasi yung... Kailangan painimin pa. Painimin mo yung dugo niya kasi yung iba... Ayaw kumain ng dugo. Kasi hilaw. Pero oh, hilaw siya. Fresh, kumbaga. Oo, oh, pagka nagtagal ng konti sa platito yun, makita mo kulay pula na siya. Ah, pula? Ganun, hindi naman sa ano ha, pero
Kami kasi gano'n. Kami gano'n ang pagluluto na ano. Tsaka, malansa kasi pagka hindi luto. Wala na sa pagka, pagka maitim na siya, yan, yan. Tulad niya, yan, paitim-paitim na siya. Pero mas iitim pa yan kung tama yung ano niya. Ala, isang yung oras ng pagluluto. Legendary ng Elcano mga pamangkin. Ito saan to? Ay, sa lechon. Ay, puta panalo. Hindi na ako nagpadagdag. Konti lang yung pinakuha ko talaga. Hindi ganito yung regular na serving sila. Konti lang yung pinakuha ko. Kasi nga, hindi ko lang din mauubos. Kalderetang baka. Dinakdakan. Saka yung lechong kawali, saka yung gustong-gusto natin. Puchay na. Grabe, yun oh. Yun ang gusto ko. Solid yan. Nakikinita-kinita ako. Uy, soup. Hindi na natin ah, pinagdadagan mga pa. Yun, ala eh. Hindi na natin, I mean, hindi ito yung regular servings ng legendary ng Elcano. Kasi nga, hindi ko lang din mauubos. So, titikman natin. Yung pinakita natin sa video kanina, mga pamangkin, yung soup nila, yung isang buong kaldero, sarap. Hindi ito yung pangsinigang nila, pero gumawa sila ng sarili nilang parang pang-giveaway, yung mga gustong magsabaw, nakahiwalay. Ang sarap. Kasi sabi ni tita, mauubos yung sabaw ng sinigang pagka yun din yung binigay. So, gumagawa sila ng ibang sabaw. Ang sarap. Yan eh. Ang sarap, no? Sabaw pa lang, panalo na eh. At walang tinidora. Yun. Salamat, salamat. Ang sarap ng sabaw. Dinakdakan. Dinakdakan. Sarap pala ng luto ng kapampangan. Kucha. Grabe yun. Ito. Lechong kawali. Ito yung kinukunan natin kanina dun eh. Ito magkakaalamanan dito. Favorite to. Tapos lalagyan mo ng maraming sibuyas sa kasili. Sarap. Diyos ko.
Ang sarap na ito. Game. Ba't buntis ka? Uy, ang galing. Sobrang sarap. Walang halong biyero. Tapos na. Dinakdakan. Konting kanin lang. Yung lechong kawali, mga pamangkin, malutong. Lalo na pag sinausaw mo dito, ang sarap, promise. Walang halong biro. Grabe. Paboritong-paborito ko yung ganyan, yung maraming sibuyas, may sili. Mas kakainin mo. Ang sarap ng toyo na maasim-asim, na may halong suka. Diyos ko naman. Dinakdakan, Diyos ko, napakasarap. Napakasarap ng dinakdakan. Wala akong masabi. Mga pamangkin, natutunan ko talaga sa pagkain natin, pag gusto mo talaga ma-identify yung sarap sa sakto lang, kailangan pipikit ka. Walang daya. Papatayin mo yung sense of sight mo para ang gagamitin mo lang yung taste buds mo, yung amoy, sense of smell mo, at saka yung sense of taste mo. Yun lang ang gagamitin mo, alisin mo yung mata mo, yung sense of sight mo. Kalderetang baka. Diyos ko naman. Grabe. Napakasarap magluto ni tita. Ang sarap nun. Parang may creamy eh. Parang may halong gatas. Ayun o. Sarap. Shit. Gabi. Napakasarap. Mag-uwi ako nito. Mag-uwi ako. Mag-uwi ko sa asawa ko. Grabe to, grabe to. Walang halong biro, mga pamangkin, dayuhin nyo. Marap. Ang sarap ng salsa. Panalo. Mga masabi. Ito mo yung sabaw. Diyos ko.